guys. Welcome po sa aking channel, Tita M's channel. Share ko lang ngayon guys yung nangyari ngayon sa tindahan. Ngayon lang may magpapajigas at kasi yung bahay, pasensya na kayo guys ha, kasi yung tindahan namin nasa harap lang ng kalsada. Ayan nga guys oh. Ngayon, i-share ko lang yung nangyari dito sa tindahan. May magpapajigas daw. Babae siya, magpapajigas. 18,000 ang ipapajigas niya. May kausap sa telepono. Pero, parang hindi ko alam kung paano siya mag-approach ng salita niya. Parang kabilang niya, magpapakash yung Nauska na 18,000. Binigay niya yung papel. Sabi ko, wala akong 18,000. Doon sa papel pala yun, nakasulat yung kanyang number at saka yung GCash name. Pero, hindi ko nga masyadong nabidyohan dahil nga para nakahalata. 18,000 daw. Wala naman laman yung GCash ko na ganun kalaki. Ngayon sabi ko, mga 13 lang yan. Mga 10 to 13 ng pwede nating i-cash in. Sabi niya, sige lang, pwede na siguro yun. Pwede. Sabi ko, sige, ipaprocess ko na to. Pero payment first po muna tayo. Sabi niya, hindi, ipasok na muna daw. I-cash in na muna daw. Sabi ko, walang cash in. Ayun na sinabi ko sa kanya. Tapos sabi niya doon sa kausap niya sa telepono, sabi daw niya, bayad daw po muna bago daw i-cash in. Sabi daw nung kausap niya sa telepono, wag na lang po muna, hanap na lang ako ng iba. O tingnan mo, pwede ba yun? Ika-cash in mo yung 13,000 na ganun-ganun na lang, na wala siyang ibibigay na pera. O di, paano kung naipasok na yung pera na yun doon sa GCash na yun? Buti ka magbayad yung tao. Paano kung wala pa na ibabayad? Paano pa mahahabol yung perang ipinasok mo dun sa GCash na yon na ibibigay, na binigay niyang number? Medyo para nakalata guys, umalis na lang kagad. Ang bilis nga maglakad. Inabol nga ng anak ko yung babae. Pero mabilis na, hindi niya naabutan. O diba, parang modus. Kaya guys, ito lang masasabi ko sa inyo guys ha. Sa mga may tindahan dyan, be aware po tayo. September na po ngayon, marami na po ngayong man iiska, marami na ngayong man luloko, malapit na kasi po ang Pasko guys, kaya nagkalat na ngayon yung mga kanya na mga manluloko guys. Kaya ingat-ingat po tayo, lalo na sa mga may tindahan na may GCash dyan guys. Ingat-ingat po tayo. Dapat po mag-payment first po muna tayo bago tayo mag-transfer ng pera sa ating mga kapwa may ka-GCash. Yan guys ha, yan lang ang paalala ko. Kasi mahirap na talaga, biri mo 13,000. Saan mo kukunin yung 13,000 na yan? Kung naipasok mo sakali dun yung pera, na-cashin mo dun sa GCash number na yun, di patay na. Ang panahon natin ngayon, taghirap na. Ang bigas nga, napakamahal guys. Tapos i-scamil lang tayo ng ganun-ganun lang. Kaya guys, ito lang ang paalala ko sa inyo. Be aware po talaga, lalo na ngayon. Yun lang, share po lang yung nangyari lang ngayon sa tindahan. Thank you. Kung bago ka pa lang sa channel ko guys, please support ng channel ko, Tita M's channel. Paki-like and share mo na rin. Salamat ha guys.